Good morning guys, I'm Robert Chan from Car Hub Philippines. Pabuta po kami ng Palawan. Galing po kami ngayon ng Manila sa Terminal 2. Pabuta kami ng Port Palawan kasi dahil yung isang client doon ay mayroong trade-in. So ang Car Hub Philippines po ang nag-aasikaso sa lahat ng trade-in ng Auto Hub branches. Ford, Nissan, Suzuki, MG, Kia, Mini Cooper, Triumph, Vespa, kung meron kayong titrade-in, kami po ang nag-asikaso, ayan, Car Hub Philippines po. Kahit sang sulok ng Pilipinas, pupuntahan po namin kayo para i-appraise ng maayos yung mga sasakyan nyo. Saka on the spot, kaya nating i-deal yan. Kung gusto nyo bumili agad ng brand new, at pwede nyo nang iiwan yung second na nyo pag nagkasundo tayo ng sa appraise namin. So, kita-kits guys, tuturo ko po sa inyo paano makipag-deal sa mga client na may trading. So guys, kita-kits sa Palawan, Puerto Princesa. Okay ba ano? Star Airlines, SkyTax. Thank you. Perfect. Guys, ito namin sa Puerto Princesa. So, walang grabata rito. So, magka-taxi kami papunta ng Port Palawan. Port Auto Hub Palawan. So, yan guys, maliis yung airport nila. Ganda ng panahon. Ganda ng panahon dito. Malamig. At wala namang araw. Tara. Yes, Ford. Taxi or van? Taxi lang. Saan po kayo, sir? Ford Palawan. Ah, sa may Ford Palawan na, sir? Oo. Oh. Ano, sir? 300 po yung hatid namin doon. 300? Ano na pwede? Di ba pwede 500? Okay. Yan, po po yung taxi. Yun, tara tayo ng 300. Pero okay lang. Again talaga dito. Okay, kita-kita sa Palawan Port. Pero yung mga taxi dun sa Manila, ano, grab, parang nag-ano na rin sila ng ano, no? Meron yan sir, may ordinary taxi na. Tapos grab na rin. Oo. At least dito, solo nyo pa. Pero marami kasing tao sa Manila eh, kaya kailangan talaga ng grab. Kulang naman na sa taxi na. Dito meron dito mga, yun na, joyride ba yan? Ano yung angkas? Angkas o motorcycle. Ah, meron na, no? So, parang wala naman nung nakita traffic dito, no? Dati wala naman traffic dito. Kagi, man. Wala, kaya tumulo. Wala siya ganang ka-traffic. So, Manila pala, paglabas na pala ng airport, wala na, traffic na. Galing kami Manila, eh, bibili lang kami ng Ford dito. Ford, tapos yung wait naman, sir. Oo. Diba, ang galing. Port Barton. Eh, ano yun siya ulit? El Nido. Oo, oh, magano kasi mag-break in kayo sir, kailin na. 265 kilometers. 265, oh, parang nagpuntang Baguio lang. Ano yun, El Nido? El Nido. May mura bang ano doon, room? Oo, oh, marami sir. Yung tag 1-5? Ah, meron yung 1-5? Sa Lime kayo sir, mag-stay nga. Lime. Yung Mayumi na Lodge, alam mo yan? Mayumi Lodge. Dito. Oh, pinakamura ata dito, no? Marami sir, may yung Garcia Halloween. Ganun, marami. Maganda ba yung cave na yun? Ano yung, ano,
Ano susuotin doon? Okay, short, mag-swimming ba yan? Hindi sir, ano lang? Lakad lang? Last one lang yung pang ano, lakad shorts lang, sleepers. Okay, thank you. Thank you, kuya. Thank you. Okay. Kuya, follow mo ako sa ano, YouTube. Robert Chan TV. Ano ba? Robert Chan TV. Robert Chan. Sige sir. Thank you. Guys, yan dito namin sa Port Palawan. Dito yung ko lang yung mga driver, mga nakakulog. Morning. Okay. Mga ka-car hub. Dito na po. Dito tayo sa Palawan. Ngayon, mag-a-press tayo ng unit. Iba-ibang klase po ang pag-check ng unit. Hindi, sa akin po, sa 25 years ko na nag-check ng kotse, naging ahente ako. Siyempre, sarina-sarina tayo dyan sa pagtingin ng unit. Number one, siyempre, itutan mo muna yung labas. Labas muna. Paikot. Paikot. Tapos, i-check nyo yung gulong. Kung ilang percent na. Ang appraisal form kasi namin may ganito. May engine, transmission, air conditioning, suspension, interior, exterior, tires, and others. Kung may mga others na wala naman dito, yung sira, linista mo, tapos ipocosting mo kung magkano. So yan, nakita mo yun sa labas, paikot, medyo wala naman siyang tama. Tapos yung gulong, nasa 80%. 80% dito lang po. Yan, yung maliit. Yan. Ma-minor lang, pero all original siya, all original. Yun one ito, dalawa. Then, magkabilaan. Siguro yung parking nila masikip. Matama. Then, next. Check nyo yung loob, syempre. Tingnan nyo yung ORCR. Syempre, check nyo yung saan nakapile. Casa record. Yan. May warranty booklet. Check nyo siya kung may kasa record siya. Ayan, mukhang kasa record naman ito, so approved na sa akin ito. Mababa lang ang mileage, check nyo. Siyempre 28,000 kilometers po yung mileage niya. Yan, kasa record, may service record siya. Yan po, ang last service niya is 24,533, so ngayon is 28, so mag siguro mga 2 months pa, pwede pa to. Yan, tapos may booklet, may RFID o kompleto, may easy trip. Yan. Next po, ang ginagawa ko sa akin po, depende, kanya-kanya po tayo eh. Yan. Papasok po tayo sa loob. Siyempre, start muna natin yung sasakyan. Kasi na-check na natin yung labas, so yung interior naman po. I-check po natin here. And siyempre po, buksan natin yung aircon. Tapos naka-cover po itong manibela, so kailangan tanggalin para makita natin. Mukhang original siya. Ayan o, 28,523. Yan. Sariwang-sariwa. 2018 model na Fortuner. Tapos, pinalagay niya ng seat cover. Pero itong 2018 na Bina Fortuner is naka-leather na talaga siya. Tapos wood panel. Ngayon, ang galing ng may-ari, pina-leather niya uli. So, pag binuksan mo yung itong leather seat niya, parang brand new. Ayan po, parang brand new. So, naka-jackpot po tayo, guys. Kaya, kahit malayo, Manila po tayo naka-base. Kahit Palawan, kahit Mindanao, pwede nating puntahan yung unit. Basta po nagkasundo kayo sa price. Pero ito mong tinanggal na yung dashcam niya. Mukhang may dashcam to nakaraan. Tinanggal nila. Pero okay lang. Hindi naman kailangan yung dashcam.
Tapos, yan po. Ito po yung car hub trade-in form. Meron tayong engine, transmission, air conditioning. Ayan, o, puro ok, ok. Tapos nakalagay lang 2 scratches, minor both side. Aprubahan ko na siya. Kasi ako yung nag-appraise. Ako yung nag-appraise. Tapos, ayan, yung mga may original na ORCR. Sign of deed of sale. Valid to IDs. Tapos tools, siyempre kailangan may tools, may photocopy of PIN, owner's manual, siyempre duplicate key. Yan kailangan yan. Next po, pagtapos yung mag-check sa loob, siyempre i-check natin yung transmission. Yan. Kung okay naman. Kasi modelo saka ano lang yung mileage niya, mababa lang. Ayan, at sa bante mo lang malalaman mo na. Saka bihira naman magkaroon ng kalampag ang Fortuner kung mababa lang ang mileage. Saka kitang-kita naman sa itsura, sa riwa. Depende na lang kung makita mo 100 plus yung mileage. Dun, pwede mo nang erotis na malayo yun. Baka may sira na yung transmission. Kung may tagas na, tapos may mga pang-ilalim niya may sira na. Ito mukhang okay naman. So tara guys, sa labas naman tayo. Engine. Yun ang next natin. Engine. Kasi bago natin bilhin, syempre, check natin yung engine. Saka i-road test na rin natin na mas malayo. Para talagang safe na safe tayo. Kasi medyo malayo nga itong siluntahan natin. Hindi masayang yung pagod natin. Yan. Tunog pa lang ng engine, malalaman na natin. Saka kasa maintain naman, bago yung battery, may water, kompleto yung ano. Chinek ko na rin yung dipstick, hindi ko na rin ipapakita sa inyo. Maga lang, kasi ako lang mag-isayin ka lang. Yan, check na rin natin. Yan, actually diesel talagang may konting nangis, ay pusok. Pero konti lang, minor lang yan. Konti lang. Okay. Road test na po natin. Yan. Last po, nagagawin natin. Siyempre, kung babayaran nyo na. Yung ORCR, kukunin nyo po. I-verify natin sa LTO and HPG. Yan. Susi, duplicate, dalawa. Bago nyo po bayarin yung sasakyan, siyempre i-check nyo actual sa LTO and sa HPG kung may alarma. Kasi minsan, nabili mo na yung sasakyan, may huli pala sila. So, nasa iyo, hindi ko magbabayan. Pag nag-kinarehistro mo, i-charge sa iyo. Yan mga ka-tubasers, landing na po. Salamat sa Philippines. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Car Hub Philippines hanggang Palawan po, kilalang kilala ang Car Hub Philippines. Ngayon po, uwi na po namin yung Fortuner, nadali na namin ng Manila. Landing. Kahit sa Mindaro po, mamimili kami ng kotse. Kaya kung gusto nyo pong ibenta yung kotse nyo at gusto nyo pa-appraise, PM nyo lang po or message kayo sa Car Hub Philippines FB page. Hey guys, kita hits. Try to run up on me, you gon' end up in a coffin. Smoking all this reefer, bitch, it got me coughing.